morning po, good morning. Welcome back po muli sa JCT Moto. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo dyan? At ngayong araw ay sa harap natin ay ang ating bagong unit na si Ford Ranger Wildtrak 4x4 Automatic. So bagong dating po natin na unit at meron tayong Raider at Sniper na dalawang magkatunggali na motor. So binibenta din po natin ito pero hindi pa natin na detail na linis dahil kakarating lang sa atin. So yan po, si MT09 natin nandyan pa rin, si Suzuki Sias 30K Odo manual 2020 model ay nandyan pa rin po. So available pa rin po yan, pati ang ating Ranger Wildtrak 4x4 automatic. So sa mga interesado po sa unit na ito ay i-PM nyo lang po ako. So today po ang lakad natin ay iti-test drive natin si Ranger Wildtrak. Kamustahin natin siya sa kalsada, kung anong performance meron siya. Tignan niyo ang gulong, oh. Wow, napakakapal, bagong-bago, oh. Grabe, macho-macho, parang G-Shock, rugged na rugged. Bagay na bagay, oh. Grabe, manalo, 4x4. So yun po, maraming salamat at samahan niyo po ako. Kalamig dito sa loob. So auto fold mirror itong Ranger Wildtrak natin. Hi, 4x4 automatic. Hello Galen. Hi. Hi to the vlog. So napakaganda ng interior niya, oh. Sobrang suabi ang leather seat niya. Napakaganda ng mga napakaganda ng pagkagawa. Soft touch na leather. Leather stitch, napakaganda. Meron ba siyang adaptive cruise control? Kalamig-lamig. At black ang interior niya, ang mga Galen. So magandang-maganda. Oh, grabe, panalo-panalo. May logo pa ng Wildtrak. Talagang astig na astig, oh. Napakaganda. So automatic po ito. Binibenta po natin to sa halagang 900,000 lamang. So sulit na sulit dahil ang brand new nito around 1.9 ata. So yun po. At samahan niyo po ako sa pag-test drive. Tada. So alis na po tayo. Punta na po tayo ng Buhangin. May kukunin ako na additional na dalawang motor po. Sarap talaga ng Ranger, oh. Meron pa siyang backing camera. Diba? Naka 4x4 pa tayo. Ibang iba talaga ang comfort ng Ford. Akala ko noon matagtag dahil suspension niya ay molye. Deep spring, unlike yung akala ko noon sa pickup line, ang pinaka komportable ay ang Navara dahil lahat ng suspension niya ay naka coil spring. Pero hindi pala, matagtag ang Navara. Parang naka Hilux ka rin. Nung nasubukan ko ang Ranger, nung nakaraan na Ranger XLT natin na nabenta na rin natin, ay masyadong komportable at mas mataas siya. Maganda. Maganda ang riding comfort niya, unlike ng other katunggali niya na matagtag talaga. So ito ngayon ay mas lalo na itong Wildtrak. Ito ang top of the line niya. Naka mud tire po pala tayo kaya medyo maingay ito pag mabilis ang takbo natin. Hindi kasi all terrain. Ang maganda kung city driving ay all terrain ang gulong. Ito ay naka mud tire tayo ngayon kaya maingay, may konting ingay na maririnig. Pero sadyang tahimik talaga ang loob ng cabin ng Ranger, Ford Ranger. Unlike nung ibang katunggali niya, lalo na si Navara, yung previous Navara BL natin ay maingay ang loob. Dinig na dinig mo ang makina sa loob. Sobrang lakas ng ingay. Pero eventually masasanay ka rin. Ito ngayon, no? Ang Ford Ranger, grabe. Bus Ford Ranger, napaka-komportable. Malayo pa ang bitay natin.
around 20 kilometers pa ang biyahe natin. Kukunin natin sa bangko ang dalawang motor. So ang motor natin doon sa bahay ngayon, meron tayong MT-09 pa rin natin, di pa rin nabibenta. Meron tayong Raider 2022 model, Sniper 2023 model, yung black. So eventually ipopostin natin sa marketplace pag na-detail na natin. Ayoko kasi ipost sa marketplace na marami pa. Mas maganda yung pag-post mo na marketplace ay malinis po. Hindi lang tayo mag-music, baka makapirate tayo. You know, medyo may kaingayan yung gulong mud tire kasi sign for off-roading. Yeah, bilisan natin ha. You know, rinig na rinig. Galen, are you okay? Galen? Are you using my phone? Here's my phone, ah. Thank you. Yes, welcome. Sama-sama ang aking bulilit. Hindi tayo makalis ng bahay pag hindi siya isama. Iyak-iyakan ka. Iyak drama. Hirap umalis ng bahay pag hindi siya kasama. Display mode. 204 km ang loob ng tanke natin. So 30 kph. Maganda siya. Magandang maganda. Oh, grabe talaga ang Ranger Wild Truck. Pangarap ko lang ito noon, pero... But it's not gaining noise. Not gaining noise? Wait, maybe it's connected in Bluetooth. Here. There's no... Oh, may nagja-jogging sa gitna. Ano ba? Anip si Kuyo. Iba rin ang tripping. Kaya... Kailangan talagang... kumakain tayo. Hindi nagpa-pasma. Kawawa rin. Hindi naman dapat tawanan yung ganun. Nakakaawa din dahil na sinapit niya yung ganyang situation. Mentally challenged. So, nasa Catalunang Grande pa rin po tayo. Ang direction natin ay punta ng Buhangin sa warehouse ng bangko, kukuha ng additional na motor Aerox 2023 at Honda Beat 2021. So lahat po ng unit natin ay galing po sa bangko, so hindi po siya sabi na kung saan sana natin kinuha. Mas safe po yung galing sa bangko dahil mga na-repossess ng kumpanya kaysa kukuha tayo kahit saan saan na hindi natin alam anong history. Maybe meron pang alarm. So yun po, tips lang po, advice lang po, kung kukuha kayo ng mga second hand, check nyo po kung saan ang galing, tapos LTO, text LTO to 600 kung may alarm ba, and then kompletong documents. Yun po, mga basic lang para hindi kayo mapahamak sa unit na bibilhin nyo. Pero kung dito kayo kukuha sa akin, ay sigurado po na safe po kayo. Kompleto po yung documents. Maganda po yung mga unit. Hindi tayo kumukuha ng pangit na unit. Maselan tayo eh. Maarte tayo. So maarte tayo sa pagkuha ng unit. Pinipili talaga natin yung bago. Walang mga damage. Pangit din kasi yung kukuha ka ng unit, may sira. Abono ka pa. Wala ka ng kita. Yung kitain mo, iabono mo pa sa pagpapaayos, paparepair. Pero basic yan, pag may mga unit ako na bago ay change oil talaga. Change oil filter tulad nito. Kaka-change oil lang natin. Bago na ito sa akin, di pa nang isang linggo itong Ranger Wild Truck. Top of the line ito, pero hindi ito yung pinaka-latest na model. Yung pinaka-latest na model, yung touchscreen niya, ganyan ako, naka-portrait, ang laki. Ito ay standard na 8 inch ata infotainment, 8 inch or 10 inch, hindi ko kabisado ang details. Esensya na po yun, o bagong Ranger XLT ata yan. Sarap niya dalahin, ibang iba talaga ang Ranger, no? Pangarap na pangarap ko lang ito noon, pero di ko akalain na masusubukan ko pala. Hindi man siya yung bago, pero at least nasubukan pa rin natin. Hi, are you okay? Can I sit there? No, not here. It's not allowed. You sit there. You sit there. You use your seatbelt. Sige na. No. Ah, the enforcer will capture us.
will apprehend us. They will get us. They will galit. Daan-daan lang tayo dahil malaki ang sasakyan na ito, ang truck na ito. Actually, truck ito eh, sa ibang bansa, US, ay truck ang tawag nila sa mga pickup. Tayo lang dito sa Pilipinas, sinatawag natin kutse pa rin ang pickup. Pero sa abroad ito, sa US, ay truck ito. Yan o, oh, grabe, bilis niyang marangkada. Kunting apak lang. Kunting apak lang. Ang power delivery nito ay hindi nagkakalayo sa Ranger Raptor. Although, ang Ranger Raptor ay 2.2 lamang. 2.2 bi-turbo. Ito ay single turbo ata. And then, 3.2 liter. Ito yung pinakamamaw talaga sa lahat dahil naka 3.2 ito. Ito yung pinakamama. Galen, you sit there and use your seatbelt. You sit at the back. It's not, you're not allowed here. You're not allowed to sit there. Ay, mahuhuli tayo nito. Mahuhuli talaga, mahirap. Mahirap itong bunso ko, matapang. Ito ko sa bahay, kinakambras ako nito, kinakalmot. Kay kuya niya, inaaway niya, kinakarate niya. Buti na lang, mabayad yung mga kasama niya sa bahay. Kaya nagiging spoil na rin siya. Pero minsan, pag napuno ako sa kanya, napapalo din naman natin para madisiplina. Hindi naman maganda yung papalaki ng bata na sobrang spoiled na. Eventually, paglaki niyan ay babalik din sa atin sakit ng ulo. Yeah. I'm talking to myself. Oh, it's traffic, Galen. So, putulin muna natin ang video natin dahil mapapagod. Kaya ayaw kung nag-video ng traffic, kakabagot. So, kita po ulit mamaya. So, na po tayo at hinahan natin ang volume para hindi tayo maka-copyright. Madalas tayo maka-copyright dahil sa music background. So, ayan po, likod tayo ng kaliwa. Diversion road na po ito, mga kaibigan. Ito po ang Davao City. Welcome to Davao City, mga kaibigan ko, amigo, amiga. At malayo pang biyahin natin. May motor sa kanan. MT-15. Maganda talaga ang forma ng mga MTs, no? Maganda ang design na MT Sport Naked. Andaan tayo dito kasi 60 km per hour maximum dito sa diversion road. Ayaw mong matiketan ay sumunod tayo sa batas. Welcome to Davao City, mga kaibigan ko. Galen, why are you sitting there? You're not allowed to sit there. You sit at the back, come on. Galen. Ayaw mong mag-imik. May adaptive cruise control ito. Ibig sabihin, pag sinet mo siya sa speed, example 60, ay kahit di ka nakapak ng gasolina, ay continue siya sa 60. And then kung may kasunod ka, anong speed ng kaharap mo ay mag-a-adjust siya. Ganun kaganda, automatic siya nagbe-brake, nagbe-minor. Yun ang adaptive cruise control. Ewan ko lang kung may lane departure ito, pero meron siya mga collision warning. High-tech talaga ang Ford, kakaiba ang Ford. Maganda talaga. Kaya maraming nagsasabi na sirain ko no ang Ford. Hindi naman, marami lang kasi siyang sensor na pag nag-error ay masabi nang hindi marunong sa sasakyan ay sirain. Pero minor lang naman yan yung mga sensor na yan na papalitan. Mura na yan, mura lang sa online. Ang mga tao before ay takot na takot sa mga brand ng Ford dahil mahirap daw ang pyesa, matagal. Pag sa kasa, matagal talaga. Abote ka ng mga 6 na buwan, mahigit. Pero ngayon, sa time ngayon, lahat ng parts ng mga sasakyan ay ina-order lang online at mas makamura ka. O, bakit po na yun? Tapos tira sa kanan, yan papuntang kanan ay sa Madina po yan. Diretso ng Madina. Okay tayo, diretso tayo, diretso
diversion road ang binabaybay natin. Davao Diversion Road. Napakaganda ng Davao. Napakalaki. Napakarami pang room for improvement sa Davao. Unlike yun sa Cebu before ay sobrang congested na. Sobrang congested ng city. Although sa province ay maluwang pa. Marami pang pwedeng ma-improve sa province ng Cebu. Even here sa Mindanao. Magandang Mindanao. Okay, matakot pumunta dito. Marami mga taga kababayan natin sa Luzon, Visayas na takot pumunta ng Mindanao dahil magulo raw, gera. Hindi naman lahat, i-stereotype lang ang Mindanao. Magandang Mindanao. Ganda mga beach dito. Uy, hulog basura ni Kuya. Yeah, you sit there, you iga lang. Are you okay? Nahihilo ata. Sama-sama pa kasi. Grabe, power na power itong ranger talaga. Unting apag, no? Grabe yung umakyat. Lakas. Lakas yung umakyat. Naririnig niyo ba yung ingay ng gulong niya? Ayun, sinasabi ko. Naka-mud tire kasi tayo. Grabe yung power ng sasakyan na ito. Ultimate, lalo na siguro yung Ford Raptor. Sarap na hunting dun. One day, sana masubukan natin ang Ford Raptor. Sana magkaroon tayo ng Ford Raptor. Kahit hindi man bago, at least matry natin. Ma-feel natin Ford Raptor. Maingay talaga ang gulong. Pero pag naupol ng gulong, baka tahimik na siya. Bago pa itong gulong nito eh. Makapal pa ang gulong nito. Baka bago na embargo ng bangko sa previous na may-ari ay kakapalit niya lang ng gulong. Swerte natin. Mahal ang gulong. Eh, paano kung kukuha tayo na unit na upod-upod na mahal ang gulong na mga SUV, mga pickup. So, malaking bawas yun sa kita natin. Jackpot na nakakuha tayo ng ganito. Sobrang ganda pa. Tingnan nyo, walang mga punit. Bagong-bago. Sarap. Sarap hawakan. Ibang-iba talaga ang Ford. Las Terrazas na po tayo. Maraming namimitik dito. Pag weekends, maraming namimitik dito. Parang TCH ito sa Cebu. Cebu City. Try kaya natin mag-vlog ng Bisaya, no? Minsan nahirapan ang mag-Tagalog. Yung itatagalog ko, iniisip ko pa anong translation. From Bisaya. Hirap, ilitok. Lisod, ilitok. Perfecta. Perfecta. Inay ka yung truck. Yung duta sa helmet sa tumatubangan, no? Nabay buhok. Meron pang buhok yung helmet ng nasaunahan natin. Kaibigan, salamat po sa patuloy na pag-subaybay sa ating channel na kahit walang kwenta yung mga video na ina-upload ko. Sa akin lang naman ay all documentaries ng mga lakad ko, at least may remembrance ako habang bata pa, medyo bata pa. At least pag tanda ko, retire, ay mapanood ko yung mga lakad ko. Are you okay, Galen? Are you dizzy? Hindi na magsagot. Nahihilo na. Baba na po tayo ng Las Terrazas. Bababa na po ng Las Terrazas. Buti hindi matraffic ngayon. Pero I know, doon sa dulo matraffic. Sa ginagawa yung overpass. Masarap siguro to sa off-road, no? Design yung gulong niya sa off-road, naka 4x4 pa talaga. Oh, slow down tayo. Slow down tayo.
are you okay? Are you okay? Are you okay, Galen? Umangat pag apakan mo, diinan mo. Please, umangat ang speed niya. Uy, hindi matrabik ah. Ang bangin. Thursday, hindi naman na holiday ah. It's a miracle. Umalon-alon ang mga aspalto dito dahil sa mga malalaking truck na dumadaan. Yan o, ginagawang overpass, flyover na matagal na. Hindi pa rin tapos. Nagkukos ng traffic, pero pagtapos na yan ay malaking kabawasan sa traffic. Ano ito? Merry Christmas. Gamag Christmas ni Kuya. Oh, parang wala lang ang lubak o. Oh. Dito tayo dumaan sa lubak, parang wala lang, kinakain niya lang. Ay, maganda. Ang sarap. Ang sarap. Yung nabara natin dati ay feel na feel mo ang lubak. Ito parang wala. Dinuduyan-duyan ka lang. Nahilo na itong anak ko. Overpass. So, barangay na po ito. Rough road yung dinaanan natin, oh. Inilitagan natin para ma-feel natin ang suspension niya. Wala, oh, solid ang suspension nito. Ang ganda. Oh, panalong, panalong. Ah, grabe, kinakain niya lang ang labak. Hilo ka? Are you dizzy? Sarap niyang dalayan. Promise. Sarap dalayan. Pinakain niya lang ang mga lubak. So, ito na talaga ang aking ultimate na favorite pickup. Everest, di ba natin nasubukan? One day, kuha tayo ng Everest. Pag na-dispose natin dito. Try naman natin ang Everest. Are you dizzy? Yun ang nangyarda ng Toyota. Ulan init lang ang kanilang mga unit. Kawawa. Okay, there's the traffic. Open tayo ng window. Mas gusto ko ang fresh air. Masyadong malamig. Masagit sa buto ang lamig ng aircon. Masarap yung kaya masarap pag motor dahil naaamoy mo yung hangin. Wag ang gulong natin. Yes, matraffic pa rin po, nasa parteng Buangin na po tayo. So share ko lang po ah, ito po ang ginagandaan sa second hand na unit na kinukuha lang dahil nakabili ka sa presyong halos kalahati na lang sa original price niya, sa brand new price, and then almost brand new pa, then bawa dinispose mo ay pwede na mawawala sa'yo o halos walang mawawala sa'yo, or pwede mo siyang ibenta sa mas mataas na presyo o the same na presyo, so wala pong mawawala sa'yo pag second hand unit. Pag nagsawa ka, pwede mo ibenta. Try ka naman ng ibang unit. Kaya na ginagawa ko ngayon, kuha ng unit, benta, kuha, benta, kuha, benta. Tubo lang ng konti. At least yung mga sasakyan na hindi pa natin na-try ay nasusubukan natin. So, yung maganda sa second hand over brand new. Although, hindi naman kayo na dini-discourage sa pagbili ng brand new.
iba pa rin yung brand yun, yung may plastic, bagong-bago, yung feeling mo na fulfillment dahil nakabili ka ng bago. Kaya lang, bago ay madali ka rin naman magsasawa niya, may isang linggo, isang buwan, wala na, magsasawa ka na sa parang second hand na rin ang pagkaramdam mo. You know, Ranger Raptor. So, ang iba, ang comment nila sa mga Ranger, sa mga Ford, ay sirain daw ang aircon. Hindi naman. Mostly na ang damage niya ay mga actuator, aircon actuator. Madali lang naman ayusin yan. Hindi mo na kailangan bumili o kung bibili ka ng bago na AC actuator ay nasa 1,600 to 2,000 lang. Pero wag na. Madali lang ayusin yan. Kunin mo lang yan. Hugutin mo muna yung mga connector niya. Kunin mo, open mo. Sprayan mo, linisan mo. Sprayan mo ng contact cleaner. Huwag mong lagyan ng maraming grasa. Ang iba ginagawa nila, nilulubricate nila, nilalagyan nila ng maraming grasa. Tingin ko mali po kasi nahihirapan yung actuator na umikot. So, contact cleaner lang, linisan mo. Hindi lang ayusin yan. Lamig-lamig ng aircon, sobrang lamig ng aircon natin. Traffic, mga traffic. Airport Panakan Tagum. So, itong daan na ito ay diretso-diretso din to sa papuntang Tagum, Norte. Davao Norte. Uy, copyright tayo sa music ng anak ko. Pass na po tayo ng underpass at bagyang matraffic pa rin dito. So, araw po pala ngayon ay December 13, Wednesday, ng oras. 9:20. Uy, maganda ng GS, oh. Kinatayuan lang. matraffic man. Traffic mambo. Haba ng traffic. Masyadong komportable ang bata nito. Masyadong matraffic din. Ang tagal ng traffic. Traffic. Sarap talaga dalahin ni Ranger Walter. Promise po mga kaibigan. Kung kayo po ay naghahanap ng pick up, ay isa po ito sa i-consider nyo na choice. Ranger Walter. Kapag dalahin na kayo. Ito. Sa atin, kunin nyo na. Ipo-post ko ito pag na-detail ko na. Linisin ko ito. Ipa-polish ko. Ako lang naglilinis yung nag-detail. Hindi kasi tayo satisfy sa pag-detail ng iba na minadali. Although marami dyang magaling mag-detail pero mahal. Mahal naman. Gusto mo na mas makasave ka as buyer and seller. Gusto mo makasave ay aralin mo na lang mga bagay na ganun sa pagdi-detail, car polish, retouch, mga ganun ba? Dami yung motorsiklo. You know, merong Pasio. Yamaha Pasio. Ang ganda ng mga color ng Yamaha Pasio. Singit si kuya. Sige, singit ka lang. Yun talaga ang diskarte. Bigaya na lang sa daanan. Huwag na kayong magipagtalo para walang away. Wala kayong makukuha pag mainit ang ulo nyo sa daan. Kakahanap lang kayo ng kaway. Ibaan nyo na lang ang pride ninyo pag nasa kalsada kayo. Alright. Green light. Sana makahabol tayo. Yung pinapanood ng alam ko mga bata ngayon, pinapanood mga shorts video, wala nang aral na napupulot. Uy, mag turn left siya, mag left turn siya. Ana, hindi tayo makabot. Stop na, red light, sorry.
approaching na po tayo ng airport nito. Unahan ay airport na. Malapit-lapit na rin tayo sa Bangko. Sana din kukunin na mga motor sa yarda ng Bangko. Hindi ko alam ang complete address niya, ang exact address. Kabisado ko lang daan. So, pasensya na sa mga gustong kumuha din ng motor. Ay, game nyo na lang ako. Kuha na lang kayo sa akin. Para may kita din naman ako. Reklamo ng malamig. Are you cold? Sobrang lamig kasi ng aircon. Copyright tayo. Ayan na, go na. Let's go. Ayan po ang airport. Papasok ng airport. Sa may cargo ata ito. Dito sa kabilang entrance. Airport, ito po ang airport Francisco Bangoy International Airport po, mga kaibigan. At yun, sa unahan ay ang kingdom ni Pastor Kibuloy. So, dito ang entrance papuntang papasok ng Francisco Bangoy International Airport. Yun po, Davao City. Magandang Davao City. May ginagawang saman Davao Samar Bridge ngayon, at pag-open yan ay siguradong bigla lang uuspong matidevelop ang Samar Island. Samar Island. So, katulad siya na parang katulad ng Lapu-Lapu na maliit lang na island, pero sobrang congested, develop. Airport. Wait, collision warning. May umaberte kasi ng motor. Yan ang collision warning siya. High touch. Traffic. Kanyang kaliwa. May truck sa likuran na din. McDonald. Ay, okay, Galen. Yan ang kingdom ni Pastor Kibuloy. You know? Kita niya ba? Malapit na po tayo sa Bangko at tuloy na lang natin ang video. Continue na natin mamaya pag naisakay na natin mga motor. Narito na po tayo sa may yarda, sa warehouse ng Bangko. Sa loob niyan ay napakaraming mga motor po. Bawal lahat ang mga video. Tuloy naman natin ha. Ito po ang mga motor natin, dalawang motor sa likod, 2023 na Aerox at Honda Beat na 2021, pero almost 2022 model dahil December yung Honda Beat natin. Tara, tignan natin sa labas. Sarap ng experience natin kay Ranger Wild Truck. Grabe ang gulong niya talaga, ang kapal. Tignan natin ang Honda Beat natin. Marumi pa sa kakalabas ng Bangko ang Aerox. Grabe ang gulong ng Aerox. Ang kapal, ang kapal pa. Bagong bago, 2023 model. Marumi pa yan, pero pag nalinis natin yan ay sobrang bugi pa yan. Nanalo pa yan. So, ayun po. At hanggang dito na lang mga kaibigan ha. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito, sa test drive natin kay Ranger at pagkuha ng ating dalawang motor, Aerox 2023 at Honda Beat. So abangan nyo po, at kung interesado kayo sa mga motor na yan at itong Ranger natin ay ipopost po natin yan. So ayun po, maraming salamat. Thank you very much. See you on the next vlog. Paalam.